Like, parang ba't ka trabaho? Sabi, hindi pang budget lang namin ito sa Bora. Oo, oh, tapos sabi ko sa kanya, ano, may trabaho pang budget mo lang ng Bora. May ticket na kasi kami. Tapos, alam niyo, ba't tinawagan niya ako, umiihi ako? Video call pa! Hindi pala ganun kadali mag-umpisa ng vlog, lalo na pag first time mo lang, kakumpisa mo pa lang, sobrang dami mo ng pag-iisipan kung ano ba'y gagawin mo kasi baka magmukhang kang pangalan. Diba? Ha? Sure ka ba? Oo. Walang joke yan? Wala. Stories I'm a fool for your love. Hi everyone! So hi, my name is Isha. So as you can see guys, maraming pagkain dito. So this is gonna be mukbang. So yun, nagluto ako ng kimchi fried rice, yung ramyun, tapos kimbap. So yung kimbap na to, ano ha, pampuritang version. So ayun guys, so mayroon akong friend na vlogger din. So napapanood ko rin sa mga vlog niya na nahihilig siya sa mga Korean. Since ako, mahilig ako magluto ng Korean, kumain ng Korean, manood ng mga Korean drama, ganyan. So in-invite ko siya. So guys, please do welcome Raymar! Hey guys! And welcome sa akin dito sa channel mo. So thank you nga pa sa pag-invite mo sa akin. So nakatuwa kasi ito yung pinapangarap ko talaga, Korean food guys! So di ba kaya pag mga vlogger ka, pag may gusto ka, kailangan mo sabihin sa YouTube mo, sa channel mo, para yung mga viewers mo, i-invite ka. Ah, ganun ba yun? For example, magpapasko na gusto ko ng rubber shoes size 9, ganun. Pero yung kulay white. Guys, magpapasko na, gusto ko ng jowa. So, ayan, kahain na ba tayo, friend? Oh, yes. Kailangan yung kuskos. Oo, oh, ganun daw yung nakikita ko sa kanila. Wala yung pan yun, wala namang... Wala, hindi kasi yung parang ano nung pinagdabasa nung ngayon. Okay. Tapos? Tapos ganito. Ayan. Ang gagalaw mo. Pass liner? Tingnan mo, hindi daw marunong. Oh, sige, dumakot ka na ito. Oh, sample lang to guys, ha? Wait lang. Ayan o! Pinifigure out ko pa. 2,000 years later. Ha? Sure ka ba? Oo. Walang joke yan? Wala. Ay, kasi, lately kasi, madami ako napapanood na mga nagmumukbang ng mga Korean foods. Kaya, ayun, parang nag-feel ako, especially sa mga noodles. Especially pag kumakain sila yung... Tingnan mo gano'n sila. Nakalo. Ganit talaga. Parang nakakaindit. Kasi sa mga Koreano, gano'n sila kumain. Mm-hmm. Nag-nawadis sa yung mga, ano, mga tao ngayon na hihilig sa k-drama, tapos as much as nanonood tayo ng k-drama, gusto rin natin yung mga pagkain nila. Anong nakakatakam kasi? Especially since yung mga nag-pandemic, sobrang nag-boom yung mga k-drama ngayon. Sobra, kasi ang magawa yung mga tao, gusto lang nila manood sa bahay, di ba? So, ganun na lang ganun yung nag-ingrutin ng mga, lalo na ng mga girls, alam nila girls. Oo, yung may mga ano dyan, yung mga upa-upa. Upa-upa. Oo, umakan, ganun. Parang yung upa lang namin sa bahay, malapit naman yun. Upahan! Upa, diba? Isip ka! So, ready na ba sa first question ko? Sigurado ka bang hindi mahirap yan? Hindi! Sige. Bakit mo ba yung isipan na vlog?
Ay, magandang tanong yun kung bakit ginigit mo. Diba? Para malaman ng mga viewers mo. Actually kasi, mayroon akong friend na nag-push din sa akin na mag-vlog na lang, gano'n. Kasi, nag-i-stream din ako before sa ano, ibang, sa app. So, kung familiar naman kayo guys sa mga streaming app, so nag-i-stream ako doon. Pero since, alam niyo yun, wala rin ako masyadong ginagawa sa bahay aside from work. Nisipan ko na lang din mag-vlog kasi work from home lang din naman. So, why not, diba? Ano ba yung dapat kinakabahan sa'yo sa mga upcoming videos mo? Kung saan kayo makakaharapat ng maraming upa. So, itutuloy mo baka may gano'n? Hindi naman, hindi ko naman kayo tutuloy. Oo, kung saan mga naglalagay yung mga upa, kapakituturo ko sa inyo. Saan natin ba yan? O hindi! Saan mo natin? Bawal lumabas na yun! Ah, bawal? Oo. So, yung mga hidden places kayo dyan? Hindi naman hidden places yun, bakla. Alam mo nila? Ha, hindi. Alam nila. Siguro ay marami ng vlogger na nagsasabi nun, kasi kayo makakaharap na upa, makakaroon ng mga kachat na upa, gano'n. Marami na yung siguro ng vlogger na nagaan. Dala na yung may mga vlogger na yung jowa nila upa na gano'n. Siyempre. May tanong ako na. E sa mga pinakiin ka ng tanong, single ka ba? Ay, kung ano-anon ka dyan. Ay, Char. Walang secret lang, secret lang. Wala namang secret. Single ako. Sorry. Tabi nga ng oras. May oras. Single ako. Ngayon lang, charot. Ngayon lang. Ay, single. Single ako. So, parang sabi mo nila mo. Ano, kimbap? Kimbap. Kimbap yung tawag nila. Nag-enjoy ako dito. Nag-enjoy ka ba? Okay, ang tanong nag-enjoy ba yung kimbap sa'yo? Ayun lang, yung call lang. Yung kimbap pala guys, ano lang, itlog, tapos hotdog, yun lang yung nilagay namin. Hindi kami naglagay ng mga carrots or mga iba pa. Mango or something. Or something, kasi ano, low budget tayo ngayon. Pinuburo ba ito? Damar siya na lang, parang burning dead. Damar siya na nakaburo, damar siya na... Masarap? Damar siya na sumasarap. Ganyan siya. Oh. Mahang. Mahang siya? Pero masarap. Mm-hmm. Diba? Ito mo ito? Mahal na malang siya. Maangang talaga siya. Usually naman guys, yung tension ng mga upa natin, yung mga Koreano, maanghang talaga. Meron namang tension na maasin, like, iba-iba kasi yung mga version nila. Pero usually, maanghang. Kasi yung mga Koreano, hilig sila sa mga maanghang. Diba? Actually, ito ginagawa ko, kinakain ko siya pag tamad na ako magluto, wala na akong ibang luto, tapos may kimchi sa rep. Yun lang yung ginagawa ko, kimchi tapos kanin. Okay na, go na, busog na ako doon. Masarap naman siya, pero parang, di ba sa kanila, parang yaan, kimchi rice. Parang sa Pilipina naman, parang toywa kanin na ngayon. Or jabber rice. Jabber rice. Pero kasi ito like may gulay, no, may leto siya. So parang you don't have to worry about yung uulap, mag-uulam ka pa ba. Pwede guys, itlog din, sunny side up, itapis sa ibabaw. Ganun yung usually na ginagawa nila. Kamusta? Kamusta naman ang first vlog mo ngayon? Nakakaloka pala yung mga vlog mo. Nakakaba sa umpisa. Hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Hindi mo alam kung ano yung intro mo. Ganyan. Di ba parang sa pag nanonood ko lang, parang ang dali? Parang mga ganun. Kasi ako pag dati nung hindi pa ako nagpa-vlog, parang day-day yung mga ginagawa niya, yun lang naman. O pag dinapanood mo yung mga vlogger, lalo yung mga matatagal na vlogger, parang ang easy-easy na lang ng mga ginagawa nila yung mga salita nila, mga sumasabi nila. Parang, oh, ano, usual na lang, no? Oh, oh. Parang easy na lang. Pero pag ikaw na pala, hirap. Hindi mo alam yung sasabihin mo, tapos mabubulol ka. Ang dami! Hindi mo titake ka ulit. Titake ka ulit. Dami. No, gusto ko nakakailang, makakailang hindi ka pa pala bago mo makuha yung perfect ano. So now you know. Yeah, now I know. Na may hirap. Kasi, sabi kasi nila, yung pagbablog daw is trabaho daw ng tamay. Bakit naman? Hindi ko alam kasi minabasa rin lang ako noon, trabaho daw ng tamad ng pag-vlog. What?
Hindi mo trabaho ng tatlo. Pero dahil magbablog ka na, first vlog mo, anong maging side comment mo sa ganong statement? So yung, ako, uy, sa personal ko lang ha, walang bashing thing na magagalan. Personal side ko, hindi naman sa pangtagal, di ang hirap kaya mag-edit, ang hirap ng, syempre tingnan mo ang effort ha. Nag-prepare pa sa dito. Mag-prepare ka pa ng pagkain, ng food gases din, and everything, di ba? So hindi siya pangtagal, guys, kasi syempre, yung effort mo, yung pagod din na pagluluto, di ba, and prepare mo sa video na to, paano yung editing mo, and so on, di ba? Ang daming proseso. Ang daming proseso, it's not pangtamad, guys. Kung yung pangtamad na trabaho, yun yung uupo ka lang, tapos na, di ba? Like, oo, oh, di ba? Uupo ka lang, tapos na, wala kang gagawin, di ba? Yun yung pangtamad na trabaho. Pero since this one, is, bibigyan mo talaga siya ng attention kasi yung editing. Pinakamihirap na part talaga dito, no? Yung editing. Sobrang hirap. Editing, kasi doon na pumapasok lahat yung yung mga magagandang napapanood, may mga sound effect, may mga ganun-ganun na keme-keme, di ba? Then, isa sa mga experience ko talaga ng pinaka-merit is yung mag-isip ka ng content. Mm. Especially sa panahon ngayon na pandemic, yung parang takot ka lumabas, parang yung isip mo kailangan nasa isang box ka lang ng kwan, parang limited. Mm-hmm. Kasi syempre doon pa rin yung takot mo na mag-content ka nga sa labas, pero doon yung... Nakukovid ka naman. Oo, magkakasakit ka naman. So, mahirap na, di ba? So, sobrang hirap magbigay at mag-isip ng content para lang... Eh, sure sa inyo yung mga nangyayari, di ba? Kaya hindi siya trabaho ng comment box. Hindi pala ganun kagali mag-umpisa ng vlog, lalo na pag first time mo lang, kakumpisa mo pa lang. Sobrang dami mo munang pag-iisipan kung ano ba yung gagawin mo kasi baka magmukha kang tanga lang. Di ba? Okay. Ako nga pare yung first vlog ko, kumanta ko eh. Ano kanta mo? Ano nga yun? Parang masakit. Kinanta ko yun. The Voice. The Voice pa yun ah. So, nahihigap talaga kapag na pagbaguhan ka, yung... At least sa'yo, sa panahon mo ngayon, dito ako mag-guide sa'yo pag may tanong ka. Pero yung time ko, wala talaga akong pagtanungan. Okay. So, alam mo yung mga bawal at hindi, yung mga makaka-copyright ka pala, which is bawal talaga yun. Mm-hmm. Yun din yung sa pag-part ng editing, guys, di ba? Oo. Bawal ka kumuha ng song, effect na makaka-copyright ka. Oo. Kasi sayang yung video na ginawa ko. Di ba? Yes. Maaano ka. So, ano pa madam? Tanong ka pa ba? Sige, pag-isipan ko pa yan. Kasi on the spot na ito, guys. Oo, walang plano. Hindi siya planado. Basta ano, o tara, go! Ganon. Alam niyo ba, guys? Kasad ko siya. Na-inspect siya sa akin na, ayun nga daw, nagbablog na daw siya. Actually, magkausap kami yung isang araw pa. Magkatawagan kami. May nag-lolohan kasi kami. Yung mga... Pag may mga ma-idea siya, tsaka ma-idea ko. Nagsasagutan kami. Nag-re-react kami sa isa't isa. Ngayon kami ka-ano. Tapos nag-chat siya kanina. Pupunta daw siya, di ba? Alam niyo ba, tinawagan niya ako, umiihi ako. Video call pa. Di naman. On the spot rin yung content namin ngayon. Pero di ba, parang at least successful naman, guys. Oo. Pinawagan niyo talaga ako, naloka ako. Umiihi ako, dai. Video call pa. Naloka. Alam mo, sa pinamaganda kasi, kung mag-gawa ka ng isang bagay, yung walang plano. Biglaan. Mas matutuloy. Oo. Niniwala ko doon na pag ang isang bagay na biglaan, yun mas matutuloy eh. Tama. Kasi din sa pinanaplanado mo lahat, and everything planchado, hindi talaga natutuloy. Tulad yung sa amin ngayon, ang dami namin plano. Wala nang patuloy kahit isang. Puro plano lang. Drawing. Kasi, funny. Huwag na lang din natin i-planning yung trip natin, baka mag-drawing lang. Kasi nag-usapan niyo nga, sabi ko, ito yung vlogger ka naman ha, may channel ka na. So sabi ko, mag-out of town tayo. Oo guys, kasi actually, libong-libong na kami. Libong-libong na kami, guys. Tigat-tigat na kami. Alam niyo, na-cancel yung trip namin ng April. Saan? Bora. Uy, kami din! Tanga! Na-cancel yung trip namin ng April sa Bora, guys. Seryoso. Kami naman ay, may tayo babe, no? May kami. April, ang Bora ko kasi is usually April 27 hanggang May 1. Kasi pa-birthday na yung sa sarili ko, like May 12, ganyan yung birthday ko. So parang pa-birthday na namin, pa-birthday na sa amin ng tito-tita, ganyan. Tapos biglang cancel. Hindi ba, nakuntok sa'yo dati?
Kaya ako ng trabaho kasi pamasahin namin ang puntang Boran. Ay, oo, oh, oh, yung time tayo. Yung first time. So guys, first time. May rent, yung kwento ng story namin ni Boss. Boss kasi yung tabagan namin eh. Yes. Ano, na-meet ko siya sa work namin before. Oo. Siya yung naging trainer ko. Oo. Ako yung naging, ako yung nagtungustagtayin sa kanya yung everyday. Oo. Yes, tapos siya, yung pwede nagkwentuhan, tanong. Ay, parang nagbantay ng trabaho. Sabi, hindi pang budget lang namin ito sa Bora. Oo, oh, tapos sabi ko sa kanya, ano, magtrabaho pang budget mo lang ng Bora. Ay, hindi ka kasi kami. Oh, tapos at the end, yun tuloy. Oo. Tapos pinayito ko sa kanya na yung parents ko kasi, yung dad ko, from Aklan. So, napaka-easy lang sa akin na pumunta ng Bora every year. Tapos sila, plano nila yun. Tapos nagkwentuhan na kami. Kasi naging close kami, tapos naging TL niya ako. Tapos, lagi kami magkatabi. Di pa din hindi kami magkatabi sa upuan. Lagi kami may chika. Actually, kami nag-work. Nag-chikahan kami. Kaya kami tanggal. O, hindi naman natanggal. Kaya kami nag-resign. Hindi kami natanggal. Hindi ba lang tanggal? Nag-resign. Huwag sabihin. Hindi ba natanggal na? Hindi ba natanggal? Nag-resign kami. Nauna ako nag-resign. Ah, sumunod ako. Ano ka namin? Tingnan ka ba nag-resign? Ako January. February ano ka? January 4 ako nag-design. Masa February mo na? Bakit ka nag-design? Ano nyo? Pinag-overtime ako. Nakabalik ko lang. Pinag-overtime ka? No. Sino nag-overtime sa'yo? Yung best friend mo. Ah, yung best friend ko. Okay. Nag-overtime na ako. Hindi nagbuka sa liwag ko. Kaya sabi, last day ko na ako. Ano na ako pumasok? Sabi na okay lang din. Okay lang. Ganun ka na. Guys, kakabalik ko lang ng galing hindi ba? Tapos pagkabalik ko, resign na diba ako? Kasi ganun yung nangyari. Basta, okay yung work namin before. Sobrang pero, okay. Ang problema lang, yung mga boss namin. Kaya nga parang mas maganda tayo yung maging boss talaga eh. Yung mga boss namin yung sobra. Hindi makatanong. Oo, pero hindi kami magbabanggit ng ano, ng name, ng ano. Wala kang drop na name. Wala kang drop na name or something, pero hindi talaga makatabi. Kung ikaw yung nasa position namin, like, pag-overtime ka ng, wala ka namang kasalanan. Ako nung parang overtime na ako ng 1 hour, tapos nag-delete ko na ng 1 hour. Oh, gusto nila. Doon ako sumabog. Mag-overtime ka ng 1 hour, tapos, pag gusto nila ulit mag-overtime ka, mag-overtime ka ulit. Like, yes. Guys, pagod ka na, ang pasok mo 8 to 5, tapos overtime na nga hanggang 6. Laging ganun siya, 5 lang yung ugi talaga namin, pero laging, everyday may overtime ng 1 hour. So usually 6:30 na yung out namin. After pa ng 6:30, gusto pa nila mag-overtime pa kami ulit ng 1 hour and another 1 hour again. Dahil tao lang din kami napapagod. Oh. Yung aside ko kasi, yung overtime ko, ipipila ko lang sa jeep, ikukonsyon ko lang sa travel, pa-uwi, kasi sobrang traffic, di ba? So, anong nangyayari? Mas late pa ako umu-uwi, di ba? Ang hirap kasi guys, before, wala pang pandemic that time. Wala pang pandemic that time, pero, ang hirap na makasakay pa-uwi. Kasi syempre, yung work kasi namin, Ortigas, bigyan na namin ng ano, yung Ortigas, show, ganyan. Yung mga possible ways namin, sobrang traffic, walang sakayan, hirap ng jeep, hirap ng UV. Naglalakad kaya kami. Oo, dumadating sa point na ganun. Kasi nga, uwi ka na, pagod ka na sa work, gusto mo na lang mag-rest, pero hindi ka pa makauwi. Ganun. So dumadating ako sa point ko, dumadating ako na ano, na napipilitan ako maghabal na lang para lang makauwi. Oo. Ako din sobra. Ang hirap makasakay dun sa workplace namin, pa-uwi, promise guys. Pero good thing din, wala na kami dun. Hindi ako maka-experience ng ganun. Grabe yung experience namin doon guys. Sobrang grabe. Sobra. Ako kasi mabait ka sa mga tao. Ay, mabait din ako. Actually, ako yung nagturo sa kanya. Ako yung nagturo sa kanya ng mga kalokohan. Sorry ako. Ako lang talaga. Uy, wala naman ako sa'yo tinurong bad. Wala nga, pero siyempre nakakadap ko sa kanila. Oo. Hi guys! So hanggang dito na lang. Hindi na natatapos ang aming kwentuhan at ang mukbang. So, hindi nga namin naubos. Ito sobrang dami pa na lang. Sobrang dami pa na lang minuto ko. Nakakaroon. Dalawa lang kami pala. So, eto na guys. Please, supportahan nyo yung channel ko. So, since start pa lang ako. And please, subscribe sa kanyang channel. So, ilalagay na lang namin yung link below yung YouTube channel niya.
So yes guys, please do like, subscribe, and comment. Pag-share na lang din sa mga social media apps nyo. So thank you, sana magustuhan nyo, and hopefully support na rin. Bye! Thank you guys! Thank you! Doors, I'm a fool for your love.